Hey, what's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa panibagong episode ng Angle B Basketball Tutorials. Sa video ito mga kabowlers, mga kapito, ay pag-uusapan natin ang technical fouls. Dahil marami pa rin tayong mga followers doon sa ating Facebook page at dito rin sa ating YouTube channel na mga nagpo-comment dyan sa baba regarding sa technical fouls. Tinatanong nila kung ano-ano nga ba yung mga technical fouls na nakukuha ng isang player o yung members ng team. At kung ano-ano nga ba yung mga technical fouls na nakukuha nila na mayroon pang mga warnings ang mga referees. So yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Pero bago tayo dumako at sagutin ang mga katanungan na yan, ay pahapyaw nga nating pag-aralan ang technical fouls sa ilalim ng rules and regulations ng FIBA. Ang technical fouls mga kabowlers ay nasa ilalim yan ng Article number 36 ng OBR at ng OBRI, Official Basketball Rules at Official Basketball Rules Interpretation. Sa ilalim ng tinatawag na OBR, Official Basketball Rules, sinasabi na ang technical fouls ay isang rules of conduct. Ibig sabihin, yan yung mga pag-uugali ng mga players at yung members ng team, okay, na permitted no umupo doon sa tinatawag na bench area. Pag sinabi nating members ng team na dyan yung tinatawag na mga active players, na mga naglalaro doon sa basketball court mismo, nandiyan yung mga tinatawag na substitute player na matupo doon sa bench area, nandiyan yung mga tinatawag na excluded player na eliminated na sa laro pero permitted pa rin umupo sa bench area, nandiyan dyan ang head coach, nandiyan dyan ang first assistant coach, at yung ibang tao, okay, yung iilang tao na katulong ng isang team na mayroong pahintulog na nagmula doon sa commissioners, sa official table, na umupo dyan sa bench area. So sila yung mga tao na pwede makakuha ng tinatawag na technical fouls. Sa ilalim ng rules of conduct, sinasabi na ang lahat ng team na kasali sa liga ay kailangan magpakita ng pakikiisa sa mga referees, sa official table, sa commissioners. Kapag hindi sila nagpakita ng tinatawag na pakikiisa, hindi silang magawaran ng technical fouls. Okay? So alam naman natin mga kabowlers, mga kapito, na lahat ng team na sumasali sa larong basketball gustong manalo. Of course, wala namang team na sumali sa basketball na ayaw manalo. Okay, gusto lahat manalo. Pero habang naglalaro sila ng basketball, sa loob mismo ng basketball court, kailangan ipakita nila yung tinatawag na sportsmanship at yung tinatawag na fair play. Kaya yung mga referees, mga kabowlers, mga kapito, during the game, hindi kaagad nagtatawag yan ng mga technical fouls. Meron silang mga warnings ang binibigay bago tumawag ng technical fouls. Pero ang paulit-ulit, okay, at pananadya sa larong basketball sa pamamagitan ng mga pag-uugali ay pwede yung gawaran ng tinatawag na technical foul. Ibig sabihin mga kabowlers, mga kapito, ang referee ang mag-judge sa'yo kung magagawaran ka ng tinatawag na technical fouls. Ang technical fouls ay pwedeng makuha yan mga kabowlers during the game at tumatakbo ang oras, at pwede rin yan makuha ng isang team sa tinatawag na dead ball at yung tinatawag na interval of play. Pag sinabi nating interval of play, kapag nasa schedule game na kayo at nasa warm-up na kayo, bago magsimula yung tinatawag na first quarter, interval of play yan. Pag natapos ang isang quarter, bago magsimula ang tinatawag na second quarter, yung walang laro na yan, okay, yan ang tinatawag na interval of play. Pwede kang matawagan o pwede matawagan ng isang team ng technical foul during that time. Okay, so ibig sabihin, kahit gumagana ang oras, hindi gumagana ang oras, ang anumang technical foul na itatawag ng isang referee ay valid po yan. Kasi sa ilalim ng rules and regulations ng FIBA, in-state niya dyan ano, sa OBR, generally kung ano-ano yung mga technical fouls na pwedeng makumit ng members ng team. Okay? Sinasabi dyan na kapag dinisregard mo ang warning ng referee, pwede kang ma-technical foul. Sinasabi rin dyan yung pag-disrespect mo sa mga officials, sa mga referees, sa official table, sa commissioner, pagbibigay mo ng mga masasamang salita, pag bumura mo sa kanila, ay pwede kang ma-technical foul. Okay mga kabowlers? At sinasabi rin sa ilalim ng rules and regulations ng FIBA dyan sa OBR na isang player ay hindi pwedeng makipag-connect sa spectators at makipag-argue at murahin mo yung tinatawag na audience. Pwede kang gawaran ng technical fouls dyan ng referee. Mahigpit din ay pinagbabawal ang tinatawag na baiting and taunting. Pag sinabi nating baiting and taunting, ito yung panunuya mo sa opponent mo. Okay, o yung pang-aasar. Kapag nakita ka dyan ng referee,
tatawagan ka ng technical foul. So sa ilalim din ng rules and regulations na yan ng OBR, regarding sa technical fouls, yung tinatawag na obstruction tsaka yung mga distractions na yan. So dyan nakapaloob yung mga tinatawag na pagtakip mo ng vision ng opponent mo, may pag-distract mo, pagpalakpak mo, pagpadyak mo ng malakas, pagsigaw, during na ka-attempt na siya, ang tinatawag na pagbubuslok, pwede kang tawagan niya ng referee ng technical foul. Mahigpit din ang pinagbabawal excessive swinging of elbows. Sinasabi sa rules and regulations ng FIBA, kahit walang tamaan yan, kapag nakita ng referee, yung tinatawag na excessive swinging of elbows, yan ay isang uri ng technical fouls. Kaya mga ka-bowlers, ang delaying of the game ay pwede ka rin mabigyan dyan ng technical foul. Ang fake being fouled, yung pag-arte mo na na-foul ka, ay gagawaran ka rin ng technical foul. Sa ilalim ng rules and regulations ng FIBA, may pit din ay pinagbabawal yung paglambitin sa ring. Sa ring ang uri ng pinatawag na technical foul. At sinasabi sa OBR na ang pag-goaltending during last free throw ay isang uri yan ng technical foul. So may pit na pinagbabawal na hindi mo pa pwede i-goaltend ang last free throw ng opponent mo. May mga ka-ballers, mga kapito, habang doon naman sa OBR ay mistake dyan specifically yung mga scenarios, may mga examples doon regarding sa tinatawag na technical fouls. So makikita natin lahat doon specifically sa OBR line. Ngayon mga ka-ballers, mga kapito, sagutin natin yung tanong kanina, okay, regarding doon sa mga technical fouls na wala nang warning direktang naapektuhan o direktang natatawagan ang isang player o members ng team. At kung ano yung mga technical fouls na may mga warnings pa. Yung mga technical fouls, mga ka-ballers, dahil ang sinabi, na-instick dyan sa OBR na diniscuss natin, yun yung mga direktang technical fouls katulad ng paglambitin sa ring, yung pag-goaltend during last free throw ng opponent mo, direktang technical yan, wala nang warning yan, at yung tinatawag na pagmumura mo sa referee o yung pag-disrespect mo sa referee, so wala nang warning po yan, direktang technical foul na yan. Okay? At yung sinasabi na yung baiting and taunting sa opponent mo, yung pang-aasar mo, ipito ka agad ang referee dyan ng technical foul. Okay? Dahil na kailangan po nito at magbigay ng technical foul ang mga referees sa mga ganyang sitwasyon para maiwasan yung anumang pagbibuhan sa loob ng basketball court. Yung direktang technical foul din na nakipag-engage ka o nakipag-connect ka doon sa tinatawag ng mga spectators or audience, ay pag-argue ko sa kanila, minura mo sila, pipituhan ka ng referee direktang technical foul. May mga ka-ballers, mga ka-pito, so sana maliwanag sa ating lahat yan. May mga katanungan pa rin minsan kasi nagsasabi na, ba't di ka nag-warning ref? Binigyan mo na ako ng technical foul. May mga disrespect action ano, na minsan mahaba ang pasensya ng mga referees at hindi siya nakakapagbigay sa inyo ng tinatawag na verbal communication during na sa mga ganyang sitwasyon, pero pwede siya maghain ng technical foul dyan. Kasi yung minsan yung ibang referees, ang warning niya nasa isip na niya kapag na-disrespect mo siya. Pero maliwanag na sinasabi sa rules and regulations ng FIBA na ang pag-disrespect mo sa referee, pag bumaro mo sa kanya o pagbibigay mo ng masamang salita sa kanya, isang direct technical fouls. So mapalad ka sa unang pagkakataon na hindi ka talaga kaagad na technical. Okay? Ibig sabihin, sa isip ng referee na warning yan, at valid po yan mga ka-bowlers, mga kapito, wala tayong argument doon. Okay, ngayon dumako tayo doon sa mga technical fouls na may warning, binawarningan pa ng mga referees. Number one dyan mga ka-bowlers, yung tinatawag na delaying of the game. Okay, sa delaying of the game, nag-warning dyan ng mga referees. Halimbawa, during throw-in, okay, hindi pa kayo pumupunta rin doon sa throw-in area na dinidelay nyo pa ang laro. Warningan kayo dyan ng referee na delaying of the game. At during free throw naman, okay, dapat nandun ka na sa free throw area pero delay mo ang laro. Warningan ka dyan ng referee ng delaying of the game. Kaya sa fake being fouled, hindi rin kaagad nagte-technical ng referee. At sa unang pagkakataon na mag-fake a foul ka o fake being fouled, meron dyan warning na binibigay ang mga referees. Okay? During throw-in naman, ay hinaharas mo ang tinatawag na throw-in player. Sa mga regular time, mayroong verbal communication ng mga referees na nag-warning dyan. Okay, sa regular time. Habang, doon naman sa tinatawag na last 2 minutes at ng fourth quarter or yung last 2 minutes ng overtime, walang verbal communication ng warning na ginagawa ang mga referees dyan. Nag-hand signal lang yan ang tinatawag na warning na yan. Okay, kapag hindi ka nakinig sa kanya at inulit mo yan,
bibigyan ka ng tinatawag na technical foul. At yung mga sitwasyon na unintentional emotion na nangyayari sa loob ng basketball court, nag-warning din dyan yung mga referee na hindi naman talaga sinasadya nagkaroon ng pabiglang emosyon ang player, okay? At gumawa siya ng tinatawag na improper conduct. Pwede yung warningan. Binawarningan muna yan ng referees. Lagi natin tatandaan mga kabulers, mga kapito, na ang referees kapag nag-warning, ginagawa yan during dead ball situation. So, during dead ball situation, kinakausap niya yung talagang players nila nakakumit ng warning na yun at yung coach mismo. At yung coach naman ang magre-relay sa mga players niya na meron na tayong warning ng ganitong sitwasyon na natin ulitin. Dahil sa pangalawang pagkakataon na inulit pa yan, magkakaroon na ng technical foul. Okay, mga ka-ballers, mga kapito, lagi natin tatandaan. Sa technical fouls, mga ka-ballers, mga kapito, meron tinatawag na technical fouls na direktang naapektuhan ang players. Halimbawa, mga ka-ballers, si player A1 ay ako pumitang delaying the game during successful goal nila, okay, at tinapit pa niya ang bola, in-interrupt pa niya yung bola, magagawa rin siya ng tinatawag na delaying of the game. Direkta yun sa kanya. At sa pangalawang pagkakataon, kapag inulit yun ni player A2, okay, si player A2 ang matetechnical doon. So, direkta sa kanya yon. Okay, ganun din sa tinatawag na fake being foul. Sa fake being foul, kung si player A1 ang unang gumawa, at sa pangalawang pagkakataon ginawa ni player A2, si player A2 ang direkta maapektuhan ng tinatawag na technical foul. Habang yung mga technical fouls naman nangyayari doon sa bench na nagawa ng tinatawag na excluded players, yung mga members ng team na hindi naman talaga players na permitted na umupo sa bench area, ang anumang technical fouls na makukumit nila ay mararecord yan kay coach. Okay? Lagi natin tatandaan, sa larong basketball, ang anumang technical fouls na makukuha ng isang player ay nakarecord yan sa score sheet as a personal foul at nare-record din yan as a team foul. Maliban doon sa technical fouls na makukuha ni coach, okay, doon sa bench ay hindi yan recorded as a team foul. Pero recorded yan sa tinatawag na technical foul ni coach. May mga ka-ballers, mga kapito, so sana maliwanag yung pagpapaliwanag natin regarding sa mga technical fouls na direktang nakukuha ng isang player o members ng team at saka yung mga technical fouls na may mga warnings pa. Lagi natin tatandaan yung may mga warnings pa na technical foul. Okay? Kung ang players na nakukumit yan, tuloy-tuloy lang yan. Okay? At hindi mababago yan. Kung sino man ang players na makukumit yan sa pangalawang pagkakataon, siya ang direktang maapektuhan. Lagi natin tatandaan yan. Anyway, kino-communicate naman ng mga referees yan during dead ball situation. Kung ano yung mga warnings na dapat huwag nang gawin sa mga pangalawang pagkakataon para maaboy ng tinatawag na technical fouls. So sana maliwanag sa atin lahat yan, mga ka-ballers, mga kapito. Okay? At sana meron tayong natutunan sa episode na to dito sa ating video ngayon. Kaya mga ka-ballers, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video. Sa mapagpalang araw ulit sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng pagkakataon. Okay, mag-iingat po lang kayo. Stay healthy. Hey mga ka-ballers, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.